Noong dekada 70 hanggang dekada 90, no? Tuwing sumasapit ang Semana Santa, ito lang po yung mga palabas sa television na mapapanood natin. Kalbaryo ni Jesus, The Life of Christ, yung produce ni Father Patrick Peyton, ito po yung hindi pinapakita yung mukha ni Lord Jesus Christ sa movie, lagi nakatalikod. Tapos, Jesus of Nazareth ni Robert Powell. Tapos, Moses, the Lawgiver ni Burt Lancaster. Okay? At syempre, The Ten Commandments ni Charlton Heston at ni Yul Brynner. Madalas pong kabisadong-kabisado natin yung pelikulang Ten Commandments. Ano po? Especially yung scene na hinati ng Panginoon yung dagat sa pamamagitan ni Moises, itinaas ang kanyang tungkod at ganyan yung nasa picture. Kikita niyo po, napunin niyo. Pero, alam po ba ninyo, yan po ay sumisimbolo dun sa katuparan ng New Covenant. Ang mga tao, nung unang panahon, nung hindi pa nagkakatawang tao si Lord Jesus, ang kasalanan ay wala pang remedyo. Maliban doon nga po sa batas na ibinigay ni Moises. Okay? Binigay ng Panginoon kay Moises para iabot sa mga tao. So, ganun pa man, makikita po natin kahit wala pa yung New Covenant, tinulungan na po ng Panginoon ang mga tao para makatawid sila doon sa dagat laban sa kanilang mga kaaway, yung mga Egyptians. Kitang-kita natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay ni Moises at ng mga Israelita during this time. Kahit no way out na, nag-provide ang Panginoon ng way para sila po ay makatakas sa kamay ng paraon at sa mga hukbo nito na mga malalaking chariots, no, na hinahabol sila. Pero paano naman po yung pinakamalaking problema ng mundo? Ang kasalanan. Ito ang pinakamalaking problema ng buong sangkatauhan. Nag-provide ang Panginoon ng way. Hindi nga lang po alam nung iba yung way. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Kaya gustong gusto ko yung awitin ni Ginoong Don Moe. God will make a way, there seems to be no way. Laging may way kay Jesus. Hindi pwedeng walang way. Gagawa niya ng paraan lahat. Pero. Sabi ko po kanina, ang pinakamalaking suliranin ng buong sandaigdigan at buong sangsinukob ay ang kasalanan na tumabon sa sangtinakpan the moment na sawayin ng ating unang mga magulang na si Adan at Eva, ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, kainin niyo lahat ng bunga dito. Pero wag na wag ninyong kakainin yung ipinagbabawal kong bunga. Sa madaling salita, nag-anyong magandang ahas si Satanas at nilinlang ang mag-asawa na si Eva at si Adan. Sinuway nila ang Panginoong Hesukristo sa kanyang utos na huwag kainin ang bunga ng mansanas. Sabi ni Jesus, eat anything except for that one apple na pinagbabawal ko. Pero kinain nila ito. Amen
Amen. Pumasok ang kasalanan. Pero doon pa lang, oh, talaga naman, ito ang Panginoong Jesucristo. May provision na. Genesis chapter 3 pa lang. Naggalit ang Panginoong Jesucristo kay Satanas. Dahil ikaw, ahas ka kanya. Sa lahat ng creature, ikaw ang pinaka isinumpa. Gagapang ka buong buhay mo. Alam naman po natin yan. At merong isang sanggol na tatapak sa iyong ulo at kakagatin mo naman ang kanyang sakong. Yun po yung pako na tutusok sa paa ng Panginoong Jesucristo sapagkat yung pagtusok ng pakong yun, kaligtasan naman ang bungsang tinakpan at bungsang sinukob. Amen? Actually, yung babing yun, ang Panginoong Jesucristo mismo, nakita na ni Jesus na siya na ang magiging tao para mamatay sa kasalanan ng buong sangsinukuban at buong sangtinakpan. So, laging may way when there seems to be no way. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of the Lord Jesus Christ. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.